mga bago sa ating bansa ang bagyo, pagputok ng bulkan, paglindol, sunog at kung ano-ano pang kalamidad. Ito ay hindi natin maiiwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Bilang kasagutan, ating binuo ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin nito na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol dito at kung ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang mga kalamidad. Halina at magkaisa. Tandaan, kung bawat isa ay laging handa, tiyak ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Ang baha ay isang mapanganib na resulta ng matagal o malakas na pag-ulan. Lumalala rin ang problema sa baha dahil sa mga mapinsalang gawain ng tao. Kadalasang nagkakaroon ng pagbaha kung patuloy ang pagtaas ng tubig sa mga dagat, ilog, lawa, sapa at dam. Kapag umapaw ang mga ito, umaagos ang tubig sa mga karating nitong mabababang lugar. Upang makaiwas sa mga sakunang dulot ng pagbaha, tandaan ang mga sumusunod. Alamin ang panganib at warning system sa inyong lugar at siguraduhin alam ito ng buong pamilya. Ugaling alamin ang ulat panahon araw-araw. Dapat maayos ang pagtatapon ng basura upang hindi ito magbara sa daluyan ng tubig. Regular ding linisin ang mga daluyang ito. Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Ihanda ang emergency survival kit. Maghanda ng radyong debaterya, pito, kandila at posporo, flashlight at extra battery. Gumawa ng evacuation plan kasama ang pamilya. Kung nakakaranas naman ng pagbaha, kung ang inyong tirahan ay nasa mababang lugar, maging alerto upang maiwasan ang pagkasawi ng buhay at pinsala ng mga ari-arian. Lutuing mabuti ang pagkain at pakuluan ang inumin tubig ng 2 minuto o higit pa upang makaiwas sa iba't ibang food and waterborne disease. Makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan. Alamin kung kailangan ng lumikas at mahinahon itong gawin. Isara ang main switch ng kuryente bago umalis ng bahay. Huwag lumusong at lumangoy sa tubig baha upang makaiwas sa sakit. Dumaan sa mga lugar na malayo sa ilog o anumang anyong tubig. Habang naglalakad, mag-ingat sa bukas na manhole, imbornal o anumang daluyan ng tubig. Pagdating sa evacuation center, sumunod sa rules and regulations nito. Maingat na suriin ang bahay. Siguraduhing walang outlet o kable ng kuryente na nakababag sa tubig bago buksan ang main switch nito. Magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o ospital kung may nararamdamang sakit. Tandaang dala ng baha ang mga sakit na tulad ng leptospirosis, tipus, kolera at marami pang iba. Ipaalam agad sa mga kinauukulan kung may natumbang pose ng kuryente o napatid na kable. Itapon ang naipong tubig sa mga gulong, paso at iba pang lalagyan. May mga mabababang lugar din kabilang sa flood-prone areas ng bansa at hindi dapat dito nagtatayo ng mga bahay o anumang istruktura. Tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.